Malaki to, ha? Salamat! Talaga niya ako! To, may sumisigaw sa atin. Nasa bangha. Tingnan mo! Hak, dali! Tulungan mo ako sa pag-ila! Saklana! Talungan niya ako! Tinatangay ako ng agas! Ay, tulungan niya ako! Lasing ko si Mom Potter, ha? Huwag mo nang itindihan, lasing! Itong nahuli ko ang hilahin natin! Napatid! Iyan! Nawala tuloy! Ay! Tulungan niya ako! Saklana! Tulungan niya ako! Nawala niya ang mga sagwa na bangka niya, Tom! May tutulong sa kanyang ibang tao! Hayaan mo na siya! Gusto niya tulungan natin siya, Tom, eh! Paano naman? Eh, wala naman tayong bangka! Tulungan niya ako! Maan natin lang uwi hanggang sa bangka niya! Tapos, itulak na natin dito! Bawa kayo sa akin! Tulungan! Baka siya mahulog sa bangka! Baka marating natin ang St. Louis! Yan ka na naman! Sobra naman magselta eh! Hindi siya marunong lumangoy! Tulungan natin! Sige! Ay, Tom! Dalihan niya! Umupo ka po, Mangmang. Gumagalaw ang bangka, baka tumaon. Gagalaw ba? Ay, Wala bang sino mang gusto tumulong sa inyo, Mangmang? Pinagtawanan lang nila ako, lumakita nila ako eh. Ay, nakakumbuhat. Kasi ayaw ng mga tigabayan ng mga lasingo tao. Umiingo nga ako, pero hindi naman ako nagugulo, di ba? Oh. Kahit na po, ayaw pa rin po nila ng lasingo. Eh, ba't po nawala ang mga sagwan nyo? Wala naman talaga sagwan to eh. Natulog lang ako, nakataling to sa may pagpag pagkatapos inaagos na. Baka po nakalag sa pagkakatali. Hindi. Alam ko meron isang may galit sa akin ang gumawa nito. Eto. Pasensya na kayo. Wala akong perang pambayad sa pagkakaligtas ninyo. Bali, wala po yun. Eh, bakit nga po pala kayo umiinom na sobra? Hindi nyo makakalawa kayo, huwag nyo na itanong yan. Masama po yan sa inyo, Mang Maf. Alam ko naman yun, kaya lang eh. Kanyan yata talaga ang bisyo. Hindi mapigilan. Alam ko na. Alam kung paano kayo mapayaran. Huwag na po, Mang Maf. Alam niyo ba, mga bata, na dito sa St. Petersburg ay may nakabaong kayamanan? Ha? Talaga po? Mga 100 taon na ngayon nakakaraan. May mga pirata sa karagatan na hinabol ang mga sundalo tapos nagpunta sila dito sa Mississippi. Ganun ang nangyari. Kaling sila sa New Orleans pero walang nakuhang kayamanan sa kanila. Alam nyo ba siguro, ay tinago niya dito sa St. Petersburg yung kayamanan. Eh, saan po nakatago? Hindi ko alam kung saan tinago eh. Tama, dahil kung alam nyo, matagal yun ang hinukay. Tumpak! Pero may hinala ko sa nila tinago. Saan po? May isa ko doon daw sa may bandang timog ng Cardiff Hill. Ang labo naman po, eh ang haba-haba po ng lugar na yun ah. Kaya nga, wala pa nakakakita eh. Kayo ha, kapag nakita ninyo yung ibinang kayamanan ni Kapitan Pollack, ibigay nyo sa akin yung kalahati ha. Walang dayaan na. Eh, sino naman po ang may sabi sa inyo tungkol sa kayamanan? Tatang ko. Lasenggo din kasi yung tatang ko, kaya hindi niya napakinggaw mabuti sinabi sa kanya nung tatay naman niya. Yung lolo ko yun eh, lasenggo din. Ah, ang lolo niyo po ang nakakaalam ng lahat kung ganun. Oo, dahil
ang lolo ko kasi yung kasama ni Kapitan Polak sa barko niya. Ha? Pirata po siya? Oo. Oh, at ang nagisang hindi pa nauhuli. Galing nun. Ha? May lolo ka pong isang pirata? Oo. Oh, lasehin ko din yun eh. Hak, hanapin natin. Totoo bang tumalon ka sa ilog para tulungan si Muff Potter? Aba, opo. Nag-iisa ka? Dalawa po kami. Hindi ko po kayang itulak na mag-isang bangka. Sino naman ang kasama mo? Si Hak po. Sabi ko na. Eh kasi po, kung pinabayaan po namin siya, baka tinangay na po siya ng ago sa St. Louis. O kaya po, baka po nalunan na po siya. Ewan ko. Ah! Ano po pala ang itsura ng lolo ni Mang Muff? Ay, hindi ko na matandaan. Eh, yung pong tatang niya? Eh, dati yung nagtatrabaho sa minahan at isa ring manginginom. Pirata po ba ang lolo ni Mang Muff, Chapoli? Pirata? Ngayon ko lang yata narinig yan. Siguro tinago nila ang tunay na pagkatao ng lolo niya. Oo nga, dapat lang para hindi hulihin. Anong binubulong-bulong mo dyan? Tom, pakinggan mo ko. Huwag ka na ulit tatanong sa ilog, ha? At huwag ka na ulit makikipaglaro kay Hak. Halika na, kumain ka na. Opo. Lagi na lang yun ang sinasabi ni Tia Polly. Iniisip ko lagi ang kwentong kayamanan ni Mang Muff. Gusto kong makita yun. Sana, makuha ko yun. Sabihin mo nga sa akin, bakit ka nagsisigaw dyan? Kasi po... Aba, bukang wala sa isip mong pag-aaral. Lumapit ka dito, Tomas. Halika't nang mapalo na naman kita. Opo. Anong gagawin mo kung makikita mo kung biglang yumaman? Anong ibig mong sabihin? Matutuwa ka ba pag yumaman ako? Hindi naman mabagay sa'yo, Tommy. Papayagan mo ba ako pag yumaman ako? Paano ka naman yayaman, Tom? Hindi ko pa masasabi sa'yo ngayon. Hindi naman pala totoo yung mga sinasabi mo, Totoo to! Sabihin mo nga sa'kin kung paano ka yayaman. Sinabi sa akin ni Mang Mapan tungkol sa kayamanan ng mga pirata. Ha? Kayamanan ng mga pirata? Ba't ka sinabi? Bakit ka naman naniniwala sa mga ganong kwento? Hindi totoo yun. Sige, alis! Teka, sandali! Ay, sakit lang. Mang Maf! Tom, salamat nga pala sa pagkakaligtas mo sa aking buhay kahapon. Ano po bang nangyari? Hindi pa ako palabas, wala akong bayad Mark, halika. Ha? Sumama ka at paiinom pa kita ng alak sa loob. Ayos to, ha? Sige. Hindi ko tatanggihan yan. Ayos.
Ngunit kailangang tulungan mo ko sa aking ginagawa. Oo, sige. Walang problema. Kahit lalo. Sige, inyong pa ako eh. Ayoko. Timbang na singkong si Mang Map, Tom? Oo, at yung tumawag sa kanya ay si Indian Joe. Ha? Si Indian Joe? Nagbalik siya dito. Salbaing tao siya. Marami siyang kagalit na tao dito. Naku, Tom, natatakot ako. Pareho lang silang ayaw ng mga taga rito. Ganun ba, Tom? Kaya huwag ka nang maniniwala sa sinasabi nilang nakabaong kayamanan. Maniniwala ka ba kay Mang Maf? Totoo yun. May nakatago ang kayamanan. Ba't ba ayaw maniwala? Eh kasi, nasenggo din ang tatay ko at wala kang paniniwala sa mga sinasabi ng mga ganun. Totoong sinasabi ni Mang Maf. Naniniwala ako sa kanya. Ang tigas sa ulo mo. Magkasama tayo. Hahanapin natin dalawa yun. Huwag ayoko. Eh, hindi ko naman kaya mag-isa ng parting timog ng Cardiff, no? Kahit tayong dalawa. Mas mabuti naman yun. Hindi. Sige na naman, ha. Kaibigan naman kita, di ba? Ayokong sayangin ang oras ko. Baka may iba pang kayamanan bukod sa mga ibinaon ng mga pirata doon. Ano iba pa? Malay mo, baka may iba pang masasamang taong nagbabao ng kayamanan doon. Huwag ka maingay. Bakit? May dumarating. Hindi ka ba makapaglalakad ng mas mabilis pa dyan? Eh, kulang yung pininom mo eh. Akin na, ako na ang magdadala niyan. Indian Joe, alam mo ang malayong papunta sa Cardiff Hill? Kala mo. Alam ko, dito tayo nagdadaan dahil ayoko may makakita sa atin. Ganun ba? Mag-uukay nga silang dalawa ng kayamanan. Madala silang pala. Sabi sa'yo eh, talagang may kayamanan. Kung merong ang totoo, bakit pinasinabi sa atin dalawa? Dahil iniligtas natin ang buhay niya. Huh? Sundan natin. Halika na. Mag-iingat tayo kasama ni Mang Maf si Indian Joe. Huh? Kailangan wag nila tayo makita. Wala naman akong narinig ah. Halika na, Map. Lasing siguro itong mamang to. Ganyo, pwede ba magpahinga muna tayo sandali? Dalihan mo, Map. Ay, mo pa, napagod na ako eh. Natatandaan mo ba kung anong lugar ito? May sinasabi ka tungkol dito? Aralin? Yung tungkol sa kayamanan na ikinuwento mo sa akin kagabi. Ayun ba? Una ay hindi ako makapaniwala, ngunit nakapag-isip ako na mabuti, Map. Totoo yun, hindi ba? Sinabi ko na sa'yo, pirata yung lolo ko noon. Ang buong paligid na ito na nakikita mo ay bahagi lang ng timog ng Cardiff Hill. Kung totoo ang mga sinasabi mo, saang lugar dyan nakabaon ang kayamanan, ipakita mo sa akin, Map. Hindi ko nga alam. Marahil ang alak ang nakapagpapalimot sa iyo, isipin mong mabuti.
Iniutos ko sa'yo, Map, na sabihin mo na makapagsimula na tayo ng paghuhukay. Hindi ko nga alala. Susubukan ko, ha? Pilitin mo. At pag naalala mo yun, yayaman tayong dalawa. Gusto ko ngayon na eh. Pero talagang di ko maalala. Pilitin mo! Marami na akong alak na napainom sa'yo. Malaki na ang aking puhunan sa'yo, Map. Eh, hindi ko nga maalala. Pinipilit ko nga eh. Siguro talagang wala na akong alam. Dahil kung alam ko yung lugar na yun, hinukay ko na sana bago ko may yung nang alam. Pilitin mo bago mag-init ang ulo ko ng gusto. Hindi na nga. May mataas na punong kahoy doon. Baka doon sa ilalim ng ibinaon ang hinahanap natin. Siguro, pwede. O maaari din sa ilalim ng silungan na yon. Oh, magandang pagtaguan din yon. Niloloko mo ba ako? Ang silungan na yon ay kailan lang ginawa samantalang mahigit ng 100 taong ibinaon ng kayamanan. Ay, sinabi ko lang sa'yo, hindi ko matandaan eh. Alam mo, Ma, nagsaliksik ako at totoo nga mga pirata ni Kapitan Pollock ay pumunta rito at namalagi ng ilang panahon sa lupain ito. Ayun, totoo yun. Kaya ang kayamanan ay nasa paligid lamang. Ay, hindi ko nga maalala naman eh. Janjo, matawari mo ba? Hindi ko talaga maalala. Mawag ka sa akin. Tayo lang pala paalam, maghanap ko sa Natago. Tama, tayo na nga lang. Ang sarap isipin may kayaman Natago dito sa bayan natin. Tama. Yay! Atom! Ano po nangyari? Nakita ko pong galing dito si Hepe. Akala mo ba naman kumuha ng 2 para si Indian Joe at hindi pa nagbabayad hanggang ngayon? Bahay kailangan isuplog na mga ngayon. Si Indian Joe? At kasama niya si Map Pathers ng Lasengo. Nakita ko po sila. Gusto ko nga umalis na rito si Indian Joe sa bayan natin eh. Kaya tinawag ko na si Hepe. Alam naman ninyo, baliwala sa akin ang 2 kinuha niya sa akin. Tom, ano ba ang kailangan mo? Paminwit po at pain. Pasandali at ilalabas ko. Oh, yan. Mamili ka na dyan. Eto. Eto, gusto ko. Ibinabalik ko na ang mga pala mo. Huwag mong sasabihin kumukuha ko ng bagay na hindi nagbabayad. Tandaan mo, hindi ako isang manguumit. Opo, hindi na po. Halika, uminom tayo. Naku, kung hindi lang ako nakapagpigil. Hindi niya ginamit ito. Ngayon palang umuunlad ang aming bayan. Halos lahat ng mga tao dito ay mababait. Ngunit, meron pa rin ilang salbay at lasengo. May mga alipin pa rin dito. Di ko pa rin alam kung ba't inaalipin ng mga tao. Eh, Kwan, Ginang Poli? Bakit, Jim? Nawawala po yung pala natin. Ang pala? Sigurado po ako, kinuha ni Tom. Pasensya ka na, Jim. Hiniram ko lang naman eh. Ah, ganun ba? Ayos lang. Nalimutan ko iuwi. Ibabalik ko bukas. Sige. Tom, saan mo ginamit ang pala? Kasi po, Anong kasi? May hukayan po sana ako. Gumawa ka ng bitag? Ganun nga ba, Tom? Hindi po. Eh ano? Isa bagay lang po. Hindi tama sa akin ang paliwanag na yan. Nasaan na? Maaari na po ba ako lumabas? Teka, Tom! Sandali lang!
Masyadong mahigpit ang pamilya ko. Minsan tuloy, naiisip kong mas maswerte si Hakfin kaysa sa akin dahil sa siya ay malaya. Walang nagbabantay sa kanya.